Ngayon nga kapatid ay papalapit na nga ng papalapit itong MPL Season 12 na kung saan tunay ngang aabangan ang bawat kupunan. Pero ang malaking katanungan pa rin dito kapatid ay kung sino nga ba ang gagawing main 5 ng bawat kupunan, lalong-lalo na nga dito sa Blacklist International na kung saan finally nga ay nagsalita na nga itong si Boss Strike kung sino nga ang gagawin nilang main 5 dito nga sa kanilang main lineup dito sa MPL. At dito nga kapatid sa panayam ng spin.ph, ayon nga kay Boss Strike kapatid ay di umano, ito raw si Edward ay sure na nga na may spot talaga dito nga sa main lineup ng Blacklist, dahil alam naman natin na may pagka-goat na nga itong si Edward dito nga sa MLBB, dahil na rin syempre marami na nga yung mga kampiyonato at bugod pa nga dyan, batak na batak nga itong si Edward at hindi pa nga rin ito nagpapahinga dito nga sa kupunan ng Blacklist International. Kumbaga tuloy-tuloy talaga na naglalaro nga itong si Edward at deserve niya nga ang kanyang spot dito nga sa pagiging main 5 ng Blacklist International, dahil di hamak na mas mahusay nga itong si Edward pagdating nga sa EXP laner kung ikukumpara mo nga sa iba niyang kakampi dito nga sa Blacklist International na may hawak din ng EXP lane. Pero kung maganda-ganda na nga ang standing nitong Blacklist International, baka pahingahin muna itong si Edward sa pagkakataon na ito, lalo na't sa paparating na season ay magiging flexible talaga ang kupunan ng Blacklist. Sa katunayan pa nga nito kapatid ay nahirap pa nga itong sila Boss Strike kung sino nga ba ang tunay na main 5 ng Blacklist. Ang pinaka naging point out lang talaga dito ni Boss Strike ay ito nga si Edward. Bukod pa nga dyan, syempre pagdating nga dito sa jungler ng Blacklist, automatic na nga kapatid na si Sensui nga ang kanilang magiging jungler o main jungler dito nga sa Blacklist International, dahil ito nga si Rindo nakapalitan sana ni Sensui sa kupunan ng Blacklist main lineup ay hindi nga na-line up sa MPL, dahil si Rindo nga ay naglalaro dito nga sa Mobile Legends Developmental League ng Blacklist, at hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin nanalo itong kupunan ng Blacklist MDL dito nga sa tournament na yan. Bukod nga dito kila Edward at dito nga kay Sensui kapatid, nabanggit din ni Boss Strike na sure nga na kapag Smart Omega ang kalaban ng Blacklist ay hindi nga isasab itong si Oheb. Kumbaga sure nga na nasa lineup itong si Oheb kapag Omega ang kalaban, dahil alam nga ni Boss Strike kung gaano nga kainit ngayon itong si Kelra dito nga kay Oheb. Kumbaga ito na nga yung bagong yugto ng kanilang trash token na dalawa, at kung magtatapat talaga itong kupunan ng Blacklist na may Kelra at itong ang Blacklist na may Oheb, aba na may aabangan talaga ito dito sa ML community. At kung sino nga ang matatalo sa dalawang yan kapatid, malamang sa malamang yan trash talk malala ang abutin. Kapag tinalo ni Kelra itong si Oheb, malamang sa malamang yan ay matitinding trash talk na naman ang bibitawan ni Kelra, lalong lalo na nga kapag in-interview na nga itong kupunan ng Smart Omega dito nga sa stage ng MPL. Ganon din naman ang mangyayari dito nga kay Kelra kung sakaling matalo siya ni Oheb. Kumbaga mas lalo na namang lalalim nga ang trash token ng dalawang yan, dahil na rin syempre pinayagan na ang trash token dito nga sa MPL Season 12 ng sagayon. Kahit papaano nga kapatid ay bumalik nga yung viewership ng MPL, dahil may mga spices nga tayong aabangan ngayong season na ito. At yung mga trash token nga na ganyan kapatid ay nakapag-engage talaga yan ng audience dito nga sa MPL. Simula kasi nang tinanggal nga ni Monton yung mga trash token dito sa Pinas, ay paunti-unti nga na nawawala na nga yung viewership ng MPL. Kumbaga dumarami lamang ito noon kapag NXP nga ang naglalaro, o di kaya Blacklist International, o di kaya Smart Omega. Pero kapag ibang kupunan na nga ang naglalaro kapatid, kakaunti lamang ang nanonood dito sa MPL. At syempre ibahin nga natin ang usapin kapag may mga trash token nga bago yung laban. Kumbaga kaabang-abang talaga ang bawat tagpo dito nga sa MPL
PH. At least ngayon nga kapatid ay paniguradong may aabangan talaga tayo na Kelra versus Oheb dito nga sa MPL S12. At syempre, hindi rin naman hahayaan ni Kelra na basta-basta lamang siya madurog nga nitong ni Oheb. Lalo na't ngayon nga kapatid si Kelra ay magmimistulang jungler na sa kupunan nitong nga Smart Omega. At anytime nga ay pwede niyang i-gank itong si Oheb sa pagkakataon na ito. Iba na nga ang tapata nila Kelra at Oheb ngayon. Hindi kagaya noon na gold versus gold lane nga sila. Silang dalawa lang na nagwa 1v1. At dito nga kapatid, marami nga ang nang babash dito kay Oheb dahil di umano hindi niya raw kaya itong si Kelra dahil tinutulungan nga si Oheb nitong ang ni Oh My Venus. Kaya nga nauso yung meme noon na Ma'am Shu pahil naman. Samantalang di umano itong ang si Kelra ay kayang-kaya niya harapin si Oheb ng mag-isa. Matatalo lamang itong si Kelra kapag may umalalay na nga dito kay Oheb. Pero case to case basis pa rin yan dito nga sa kupunan ng Omega. Pwede rin naman na mag gold lane itong si Kelra, lalo na't ito talaga ang role ni Kelra sa mga nakalipas na season. Pero sa tingin ko naman kapatid, malaki pa rin talaga ang tsansa na gold laner pa rin itong si Kelra dahil sa kanyang live stream nga kapatid ay nasa gold lane pa rin itong ang si Kelra at hindi nga ito nagja-jungler dito nga sa kanyang live stream. Kumbaga nag-i-spam pa rin itong si Kelra sa gold lane. Sa ngayon nga kapatid ay abangan na lamang muna natin kung ano nga ba ang ipapakita ng Blacklist International sa kauna-una ang laban nila dito sa Echo Esports. At sa Friday na nga yan kapatid, marami na nga ang nagpredict na di umano matatalo itong kupunan ng Blacklist International dahil na rin syempre wala nga rito itong B-Wise at marami nga silang mga bagong players para nga dito sa MPL Season 12. Ito talaga yung magiging challenge dito nga sa kupunan ng Blacklist International at ang kailangan nila ay ma-adapt na nga nila kaagad ang kanilang chemistry as a team nang sa gayon ay maging maganda nga ang panimula ng kanilang unang linggo dito nga sa regular season ng MPL Season 12 na pinaikli nga ngayon dahil hinahabol nga syempre nitong MPL PH ang mahabang pahinga kahit papaano pagkatapos nga ng MPL nang sa gayon ay mapaghandaan nga nila itong paparating na World Tournament ng Mobile Legends na gaganapin pa nga rito sa Pinas. Sa ngayon kasi kapatid ay sobrang late na nga ng MPL PH dahil hinintay pa nga natin itong IESF dito sa Romania na nilahukan nga ng AP Bren at hindi naman tayo binigo nitong kupunan ng Bren Esports na gawa kasi nilang makapagkampyon at makuha nga ulit itong lakas ng Pinas o ito nga yung tinatawag ng era ng Pinas dito sa kupunan ng Indonesia na halos dalawang buwan din na mayagpag nga itong Indo sa mga international tournament pero nabreak na nga kaagad ng mga Pinoy ang pamamayagpag ng Indo dahil na rin dito nga sa kupunan ng AP Bren. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usaping trash talk pa rin tayo na kung saan dito nga sa Cambodia ay natalo na nga itong back-to-back champion na Vernex Splash dito nga sa isang tournament sa Cambodia at ang tumalo nga sa kanila ay ang kanilang rival na si Yusun na kinabibilangan nga ni MP The King at ni Kusei. Sobrang solid nga nang ipinakita nitong nila MP The King dito sa si Yusun dahil na-sweep nga nila itong dating kampyon ng MPL Cambodia at nang dahil nga ron kapatid ay pinagtotont nga ni MP The King itong mga miyembro ng Vernex Splash. Pumunta pa nga ito sa gitna para mag-sleeping pose at syempre nagsisigaw nga itong si MP The King na parang pinagmumukha niya nga dito sa Vernex Splash na kayang-kaya sila talunin ngayong season na ito. Kaya naman ang isang miyembro nga ng Vernex Splash kapatid ay parang naiinis na nga at nababanas na nga sa pinaggagawa nitong ni MP The King at parang gusto na nga itong suntukin sa pagkakataon na iyon. Ganyan nga kainit yung bawat tagpo dito nga sa ibang region ng MLBB. Samantalang dito nga sa Pinas ay napakatahimik na mga pro player natin dahil kontrolado nga sila ni Munton at bawal nga sila mag-trash talkan. Kaya naman yung mga ganyang bagay nga ay ibabalik na nga dito sa MPL PH.
Okay din naman yung mga trash token, wag lang yung mga trash token na below the belt talaga dito nga sa mga pro player. Yung tipong sa laban lang magta-trash token, pero pagkatapos na nga ng laban ay magkakaibigan na ulit. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.